Ilang minuto lang yung nakakalipas nung malagpasan natin yung camping site ay nandito na tayo halos sa pinaka-crater ng Bulkan Kawa or ng Mount Kagwa. Itong mismong kinatatayuan natin, itong kumukulo ay yung pinaka-crater ng Bulkan at hindi lang po ito basta crater ng Bulkan. Dahil itong mismong Mount Kagwa, ito po ay isang aktibong Bulkan. Ang huling pagputok po nito ay noong 1907 pa. Sa katunayan nga, ito yung isa sa pinaka-aktibong Bulkan dito sa rehiyon ng Cagayan. Hindi lang tayo basta magmumotor patungo sa mga nagagandahang tanawin meron dito sa rehiyon ng Cagayan dahil ipapakita ko din sa inyo yung itsura ng bayan sa Apari pati sa sinasabi nilang pinakadulong kalsada sa tuktok ng Luzon bago natin akyatin at pagdaanan ng masukal na kagubatan papunta sa pinakaaktibong bulkan sa pinakahilagang parte ng Luzon. Good morning mga kapo at welcome sa ating panibagong motorcycle adventure. Nung mga nakarang episode ay nag-ikot-ikot tayo mula sa may Atok Benguet, Tinok Ifugao hanggang dun sa may Bontoc Mountain Province. At pinakita ko sa inyo yung mga nagagandahang tanawin na pwede nyong madaanan at pwede nyong makita. Ngayong araw naman ay dito tayo magsisimulang magmotor sa Tugagaraw City at dito tayo natulog sa may Hotel Juliana sa halagang 1,100 pesos ay nakapagpahinga at nakapag-charge na tayo ng ating mga gadget. Pwedeng-pwede po ito sa mga maselan, may aircon, may hot shower at higit sa lahat, malapit po kayo sa mga kainan dito sa pinakasyudad ng Tugigaraw City. At mula dito sa may Hotel Juliana ay magmumotor tayo ng mga ilang kilometro, mag-aagahan muna tayo. Siyempre kapag nandito tayo sa may Tugigaraw City, kailangan nating kumain ng pansit batil patong. At para umpisa natin itong ating masayang adventure mula dito sa may Tugigaraw City hanggang sa pinakahilagang dulong kalsada ng Luzon, ano pang hinihintay natin? Simulan na natin to. Let's go! Maraming mga klaseng pansit na pwede nyong tikman dito sa Pilipinas. Pero dahil nandito tayo sa may Tugigaraw City, hindi natin pwedeng palagpasin na hindi kumain ng kanilang sikat na sikat at pinakadinadayong pansit batil patong. Pero kapag katinanong niya naman mga kapo kung ano yung pinakamasarap na pansitan dito sa may Tugigaraw City, lahat po ng mga lokal dito nagsasabing maraming masarap. Kaya naman ang ating pupuntahan ngayon ay isa sa mga nauna na magluto at maghain ng pansit batil patong dito sa Tugigaraw City. Puntahan natin yon at titikman natin at huhusgahan natin kung ano ang lasa ng kanilang pansit batil patong. So mula doon sa tinuluyan natin ay wala lang 5 minuto mararating na natin itong pansitan na sinasabi na lang isa sa mga unang naghain ng pansit batil patong dito sa Tugigaraw City. Sana bukas na itong pansitan na sinasabi nila dito dahil medyo maaga pa. At tikman natin itong pansit batil patong nila dito. So malapit na tayo. In 100 meters mararating na natin itong pansitan. So ito. Tara, ito na yun mga kapo. Ito yung Triangle Pansiteria. Pero dahil napaaga tayo ng punta, sarado pa yung pansitan. Nga pala mabanggit ko na rin na halos lahat ng pansitan dito sa may Tugigaraw City ay alas 8 nagbubukas. Naghintay na lang tayo ng kaunting sandali tapos 15 minutes bago magbukas itong pansitan ay pinapasok na nila ako para humigop ng mainit na sabaw. Gano'n na po katagal yung pansitan nyo dito, mama? Since 1972, sir. So ano ba ang typical na pansit patil patong ng original? Ano yung mga sahog niya? Yung pinakasahog talaga, nung pinakanauna, yung toge, saka yung karabif, yung ano talaga, yung karne ng kalabaw, saka yung itlog na pinapatong sa pansit. Bakit nga ba tinawag na patil patong? Batil, kasi yung binabati natin yung itlog. Yan naman po yung batil. Opo. Winiwisk, binabati yung itlog. And then, yun ang tawag sa sabaw na batil. Yun ang batil. Yung patong, pinapatong yung egg sa pansit. Anong difference sa kabagan? Ang kabagan kasi sir, ang ginagamit nila na Mickey,
yung dry yun, saka yung may konting sabaw siya. Kumpara dito sa ano, sa Batil Patong. Yan, kaya kaya patong kasi ipapatong natin yan. Ganon. Yan ang patong. Ito yung pinakauna na style ng Batil Patong set. May toge, may karabif. Yan talaga yung pinakaano. Maraming mga pansita na nagkalat dito sa Maytugi, Garao City. Eh dito sa mismo nga Triangle Pansiteria tayo kakain dahil ito yung isa sa mga naunang pansitan dito sa Tugi, Garao City. At typical, ito ang dinayo natin sa kanilang lugar. So ito yung pansit Batil Patong na tinatawag nila sa halagang 80 pesos. Titikman natin yan, tapos nagpa-add-ons na lang tayo ng chicharong bulaklak na tinatawag nila sa halagang 30 pesos. Tapos yung atay, 15 pesos. May poached egg dito. Ito yung itlog na ipinatong. Tapos ito naman yung batil. Tapos meron silang sibuyas. Tikman na natin to. Tikman natin to. Haluhaluin natin. Uy, kita nyo sa daming 80 pesos. Ang daming serving. Ang dami. Hindi ko alam po maubos natin to. Isang buong plato. Yung halaga ng 80 pesos. Actually, pwede na maghati yung dalawang tao dito sa dami ng serving ng 80 pesos na binili nating pansit Batil Patong. Kain tayo. Hello. Ayun. Sarap pa. Takal kung hindi nakatikim ito. Wow, ang sarap nito mga kapo. Legit. Authentic pansit Batil Patong. Ito yun. Wow, sarap. So pagkatapos natin magpakabusog sa napakaraming mga servings dun sa May Cups Triangle Pansiteria, magsisimula na ulit tayong magmotor papunta sa ating susunod na destination. Akalain nyo yun, yung pansiteria na kinaina natin dito sa May Tugi, Garao ay mas matanda pa sa akin. Since 1978 pa yung pansita na yun ay naghahain na sila ng ganun kasarap na pansit Batil Patong. Kaya kung magagawin din po kayo dito sa mismong Tugi, Garao City, eh dun po kayo kumain sa Cups Triangle Pansiteria dahil since 1978 pa yung recipe ng kanilang pansit Batil Patong, napakasarap. At ngayon naman ay magmumotor tayo ng halos 2 oras o kulang-kulang 100 kilometers papunta sa ating susunod na destination. So tara. Pagkalampas natin doon sa May Tugi, Garao, ayan. Medyo nagmadali tayo. Ito na yung magiging highway boundary para intersection papuntang Apari, Ilocos at saka dun sa may Santa Ana, Cagayan. Medyo nagmabilis tayo dahil naghahabol din tayo ng oras at medyo may kainitan. Ngayon dahil papunta na tayo sa Apari, nagmotor tayo ng halos 2 oras. Ito na yung magiging Magapit Junction. So pagkakumanan kayo, ito na yung pa Santa Ana. Tapos itong padiretso, ito na yung pa Apari, Cagayan. At makikita nyo at madadaanan nyo rin dito yung tinatawag nila ditong Magapit Bridge. At kung hindi ako nagkakamali, dito sa Cagayan, yung tawag ng mga lokal dito ay Golden Gate of Cagayan. Ayan yun mga kapo, yung Magapit Bridge. O, diba? Ang ganda. Tapos dadaan tayo dito sa may ilalim ng tulay. Ito na. Tapos kapag kakumana naman kayo dito sa mismong kalsada na ito, pa-Ilocos na po yan. Ito na po yung daanan papuntang Apari, Cagayan. So mula dito ay kulang-kulang 22 kilometers pa yung mumotorin natin o kulang-kulang 30 minutes. So malalaman nyo na kung anong itsura at kung ano mga pinagbago dito sa kanilang bayan.
kung magagawin din kayo dito sa may Cagayan region, expect nyo na talagang ang tutuwid ng mga kalsada. Diretso at bibihira lang tayo makadaan ng mga kurbadahan. Kaya minabuti na lang natin na magmadali mula dun sa may Tugigaraw hanggang marating natin itong Lalo, Cagayan. Tapos mula dito ay kulang-kulang 20 kilometers na lang. And nandun na tayo sa pinaka-welcome arc ng Apari, Cagayan. So ito lang yung mga typical na kalsada na makikita nyo. O diba? Diretsong-diretso lang yung mga kalsada. Wala pong mga kurbadahan dito. At pagkatapos natin daanan yung bayan ng Kamalanyugan, eto, wala nang 500 metro yung layo natin. Nakikita nyo ba yung pulang arko na yan? Eto na mga kapo, halos 3 taon din mula nung huli kong itong nabisita at nakarating na rin tayo. Mga kapo, ito na yun, no? Nakikita nyo na ba yan? Ito na yung welcome arc ng Apari, Cagayan. Ayan o, nakalagay, welcome to Apari! So hindi natin napigilan mapahinto dito sa mismo kinalalagyan natin dahil ito na mismo mga kapo yung welcome arc dito sa may Apari, Cagayan. At para sa mga hindi po nakakaalam, sa lahat ng mga umiikot at mga Philippine looper na nagmumula sa iba't ibang parte ng Pilipinas, mapa Mindanao, Visayas at dito sa may Luzon, ito mismong arco dito sa may Apari, Cagayan ay isa sa mga checkpoints na dapat nyong hintuan. Alam na alam po yan lahat ng mga Philippine looper na isa po itong arco ng Apari, Cagayan sa mga dapat yung hintuan para mag-photo op. At mula dito ay wala nang 10 minuto yung pinakabayan ng Apari, Cagayan, kung saan tayo magpapalipas ng oras. Dahil medyo mainit yung araw, ay sisilong po muna tayo dahil kakaiba yung tindi ng init dito. Pinakita ko lang po sa inyo kung gaano kaganda yung pinaka-arko ng Apari, Cagayan na dinadayo ng lahat ng mga biyahero pati ng mga motorcycle rider. Punta muna tayo sa pinakabayan ng Apari, Cagayan. Maraming nagpo-photo ops po dito kahit hindi mga Philippine looper, basta lahat ng mga biyahero, eto po, dito mismo nagpapa-picture. Tara, punta muna tayo sa pinakabayan. Pagkalipas ng wala lang 5 minuto, nandito na tayo sa pinakabayanan. Ayan o, may Lyceum of Apari. Ito ay itsura ng bayan nila. Oh, mga kaliwat kanan na yung mga gasolinahan dito. Kung iniisip nyo walang kaganapan dito sa kanilang bayan, pwes nagkakamali kayo. Tingnan nyo, ang dami mga establishmento, may mga bangko, may McDo, kaliwat kanang mga gasolinahan, may Mr. DIY pa nga oh. At kung ano-ano pa, pati 7-Eleven meron na rin. Hindi na rin kayo mangangaba dahil kaliwat kanan po yung mga murang matutuloyan dito na hotel, transient hotel at transient inn. Pwede na lang kayong mamili kung saan nyo gusto. Marami naman po dito. Depende na lang sa trip kung saan nyo gustong tumira. Wala lang 5 minuto mula doon sa pinakabayan. Nandito tayo sa may barangay Santo Niño. Ayan, barangay Punta. Eto na, nandito na tayo. Nakikita ko na yung tore at saka yung signage ng Apari. Wow! Tingnan nyo yung nakasulat dito. End of CBR. Ito na yung Pag-asa DOST. Nandito yung pinaka signages ng Apari oh. Tingnan nyo. Tingnan natin. Aba, pinupuntahan na lang nila din doon, no? Uy, maraming mga nakabilad din dito. Ano yan? Nay, ano po yan? Ay, hipon. Ha? Alamang. Wow. Galing, oh. Bagong huli? Magkano kilo niyan? Pag ganyan? Pagka natuyo po? 400 na! Wow!
Ayos, so tingnan nyo, ang dami mga alamang dito. Tingnan natin dito, tingnan nyo, ang dami mga alamang dito. Oh, di ba, nasa gilid lang ng kalsada yung alamang. Napakadami. At doon, nagkakaroon ng parang sandbar sa dulo. Kaya yung mga tao doon, nagsisiliguan. Ito na yung tinatawag nilang Punta Apari, Cagayan, mga kapo. Ito na yung pinakadulong pier nila dito sa may Apari. Ito na yun, mga kapo. Wow. Tingnan nga natin to. O, diba? Hanggang sa pinakadulo, tingnan natin. O, diba? Ito na yun, mga kapo. Ang pinakadulong parte dito sa may Apari, Cagayan. Ito na yun. So pagkalipas ng halos ilang oras mula doon sa may Tugigarap hanggang marating natin itong pinakadulong parte ng kalsada dito sa may Apari, Cagayan. Ito yung tinatawag nilang Punta Pier. Diba, kung mapapansin nyo naman, medyo lasog-lasog na at sira-sira na. At mula dito sa kinatatayuan natin dito sa may Punta Pier ay ilang kilometro na lamang yung layo natin sa mga Babuyan Group of Islands. Nasa pinakaitas na po tayo ng Luzon. At kung titignan nyo sa mapa, pwede nyong silipin para magkaroon kayo ng idea kung nasaan tayo ngayon. Halos 3 taon na din yung nakakaraan mula nung nabisita natin itong pinakadulong kalsada dito sa may Apari, Cagayan. At nagagalak ako at nagkaroon tayo ng magandang panahon. Nakakapagpalipad tayo ng drone dahil itong mismong kinatatayuan natin ay pinakadulong parte na. Nung mga nakaraang pagpunta natin, sobrang lakas po ng hangin dito. Kaya naman tingnan nyo, napakaganda ng tanawin. Doon pa lang sa may pagpasok natin papunta dito sa pier, nagkalat na at nagbibilad na po sila ng mga binebentang alamang na bagong huli dito sa karagatan. Marami din tayo dito mga nakikitang mga naliligo. Isang napakagandang pagkakataon at napuntahan ulit natin tong Punta Pier dito sa may Apari, Cagayan. Tulad nung nasabi ko, kaya tayo minto doon sa may pinaka-welcome arc ng Apari, Cagayan. Isa yun sa mga checkpoint ng mga Philippine looper. Para sa mga Philippine looper po na mga nagmumotor o kahit naka 4 wheels, kung meron kayong spare time, pwede nyong explore tong kinatatayuan natin. Makikita nyo rin dito sa Apari, Cagayan, nag-iisang traveler radar ng Pag-asa. Marami na rin po dito mga kabataan, marami na rin dito mga namamangka at nanguhuli ng mga isda. Kahit medyo may kalakasan na po yung alon dahil nasa pinakatuktok na po tayo, papakita ko sa inyo dito. Medyo sira-sira lang to. Sira po itong parte ng pier, kaya hanggang doon lang mga motor natin. Pero pwede kayo po lumapit dahil yung mga lokal na taga dito pumupunta sila dito sa may parte ng Punta Pier at nangingisda sila. Marami po mga isda dito dahil dito yung Pacific Ocean at dito naman kapag sa pinakadulo yung West Philippine Sea. Sa pinakatuktok na po ito. Pero kung iniisip nyo na itong mismong kinatatayuan nating Punta Pier dito sa may Apari, Cagayan, ito na yung pinakadulong kalsada sa buong Pilipinas, pwes nagkakamali kayo dahil nung una, ng mga bago-bago pa po ako, kala ko ito na rin yung pinakadulo. Pero meron pa pong mas pinakadulo dito sa Apari, Cagayan. So mula dito, ay babiyahe pa tayo ng mga 1 o 2 oras papunta sa Santa Ana, Cagayan. So tara, umpisa na natin to. Katapos ng napakahabang tuwid na daanan ito. Kahit paano, may kurba na rin. At ayan, maakit tayo dun. Pero konti lang naman yan. Mula dito ay 20 kilometers na lang yung layo natin. Ayun, nandito na pala. Alright. Welcome to Santa Ana, Cagayan.
Cagayan Special Economic Zone and Freeport. Wow. Good evening. Magandang hapon. Yes po. Taga-saan po tayo, sir? Manila. Manila. Anong purpose natin dito sa Santa Ana? Gusto ko lang makita yung San Vicente Fish Pond. Pero kagilbo na sir, maglagbook lang po natin. Sige, wala problema. Eto. Ayun. Tag follower. Ay, dito po ba? Full name po. ADB 160. Bigyan natin sila ng sticker dito. Pa? Ilan po kayo dyan? Ayan, itig. Itig isa-isa na lang po kayo. Bali sa YouTube po kasi ako eh. Ito po yung kanya, sir? Oo. Ito po. Then search nyo lang po sa YouTube. Sige po. Salamat po. Thank you. Okay lang po. So, ayan. At least na video natin. Bawal magpalipad daw ng drone dito. Tara, let's go. Thank you po. So ayan, bawal natin paliparan yung pinaka arko dito sa may Santa Ana. So diretso na tayo. So mula dito sa mismong arko ng Santa Ana, Cagayan ay 20 kilometers na lang yung layo natin. Diba, may mga bulubundukin na rin dito sila. Oh, meron na rin dito sa may ano, ang ganda ng tulay na to. Wow. Eto na, nandito na tayo sa final stretch. Kung saan malapit na natin marating yung pinakadulong kalsada dito sa may pinakahilagang parte ng Luzon. Kulang-kulang huling 7 kilometro na lamang at 12 minuto na lang nandun na tayo. Sana magkaroon po tayo ng pagkakataon na makapag-drone sa pinakadulo. Dahil ayan, ito na yung ambon. Medyo makulimlim dun sa may pinakadulo. Ayan o. So, sa mga nagbabalak din na bumisita dito sa may Santa Ana, dito sa may pinakabayan nila, ay ito yung itsura. So hindi nyo na kailangan mangamba. May mga makakainan kayo dito. Marami mga beach resort, inns, lodging house, at mga gasolinahan. O, di ba? Ito, may Petron. Kung medyo maselan kayo sa mga gasoline station, meron sila dito. O, di ba? So, mula dito ay 6 na minuto na lamang ay nandun na tayo. So, tara. Habang wala pang ulan, bakbakin na natin to hanggang pinakadulo. Ito na yung pinakasanta na commercial center nila. Approaching na tayo sa may San Vicente Fishport. Pero bago ang lahat, ipapakita ko muna sa inyo meron ditong kilometer marker para malaman nyo kung gaano na tayo kalayo. Ito na yun, mga kapo. Kilometer 642. At yung nakalagay dito, San Vicente 0, ibig sabihin nandito na tayo sa pinakabayan ng San Vicente. At yung ibig sabihin dun sa maitaas na letter K, 642 kilometer yung layo natin dun sa may Luneta Park. So ganyan kalayo na yung nirarating natin ngayong nandito tayo sa may San Vicente. At kapag tinignan nyo yung nasa may likod, para magkaroon din kayo ng idea, ang susunod na magiging bayan, yan, S8 pa rin, number 7. So mula dito, 7 kilometers yung magiging susunod na munisipalidad. Tapos 642 mula dito pa yung mumotorin nyo papunta dun sa may Luneta Park. So ganyan magbasa ng kilometer marker. So dito na tayo, puntahan na natin to. So na-excite ako, mga kapo. 3 taon din mula nung nabisita natin to. Ito na yan, approaching na tayo in 400 meters, mga kapo. Ito na. Ito na yung San Vicente Fishport, mga kapo. Ayun, umuulan dito.
Chef, good afternoon. Pwede pa pumasok doon, magpa-picture? Pwede po, sir. Sige, thank you. Wow. Tara, pasukin natin 'to. Wow. Kuya, saan yung mga biyahe nito? Palawi. Mga ilang oras po yung biyahe niyan pagpapalawi? Tapos magkano po yung renta niyan? 2,000. Isang bangka na yun. Kahit mag-isa lang ako. Hanggang ilan kaya niyan? Hanggang 8. So pwede sila maghati-hati. Ah, okay. Sige po. Thank you. Nakakarating ba yan hanggang Babuyan, Claro? Pa? At ano mga sasakyan pag pa Babuyan, Claro? Ah, hindi ba dito papunta doon? Ah, ganun ba? Okay, sige. Akala ko kasi paano. Sige, kuya, salamat. So ito na yun, mga kapo. Ito na yung pinakadulong kalsada. Ito ang San Vicente Fishport, ang pinakadulong kalsada sa pinakahilagang parte ng Luzon. At ito ay matatagpuan sa Santa Ana, Cagayan. Kung titignan nyo sa mapa, halos na sa pinakatuktok na talaga to ng Luzon. At mula dito sa pantala na ito, may 200 kilometro na lamang ang layo ng Batanes. Pero kung iniisip mo may sakayan dito pa Batanes, ay pwes nagkakamali ka. Meron lang ditong biyahe pa Palawi Island sa katapat na isla na ito. At papunta sa silangang parte ng Isabela, katulad ng Makunakun at Divacalan. Nagsisilbi rin itong daungan ng mga mangingisda at dito ibinabagsak sa pantala na ito ang kanilang mga huli. Ang tanging pinakakalakaran talaga dito ay yung mga bangkang naghahatid sa mga turista na nais pumunta sa Palawi Island. So sa wakas ay nakarating na tayo sa pinakadulong kalsada dito sa pinakatuktok o sa pinakahilagang parte ng Luzon. Na kung saan ito na yung pinaka nasa taas na talaga tayo kung titignan nyo sa mapa dahil itong nasa likuran natin, ito na yung Palawi Island. Ngayon, ituturo ko naman kayo kung anong makikita nyo dito. Bukod sa mga pampasaherong bangka na nandito, ay may mga, ayan, may mga cargo boat din sila dito. Ayan, nalalaki oh. Tapos may mga tubo. Tapos yung mga turista na nais pumunta dun sa may Palawi, ito yung Palawi. Sa katapat lang mismo, halos kalapit lang, ay magre-rent lang ata ng bangka sa 2,500 pesos. Tapos pwede na maghati-hati yung 8 tao. Tapos yung biyahe daw nun is 45 minutes. Tapos yun na, mag-island hopping na kayo. Hindi ko lang alam kung ano yung mga eksakto mga isla na kasama dun sa mismong tour package na kukunin nyo. So pwede nyo na lang kausapin or pwede kayo mag-inquire dito. So wala lamang kayo masyadong makikita dito kung hindi kayo mag-island hop or kung hindi kayo pasahero papunta dun sa may Divacalan, sa may Makunakun at papunta dun sa may Kalayan. Dahil ito lang ay jump off area papunta sa mga iba-ibang isla. Kung hindi kayo turista, yan, picture-picture lang kayo dun. Sobrang layo na po nito. To be exact, kung hindi ako nagkakamali, 642 kilometers yung layo natin mula dun sa may Luneta Park hanggang dito. So ganun kalayo po itong mismong Santa Ana Fishport na kinalalagyan natin. Kaya sobrang na-appreciate ko na nakabalik ulit tayo dito pagkatapos ng halos 3 taon. So ito na yung estado ng kanilang puerto dito. Ngayon tignan natin kung ano yung mga pwede nating makita sa pinaka-port na to. So dito, ayan, pwede kayo mangisda dito, magpa-picture. Meron din ditong ano, pasahero, pampasahero, papunta daw ng Makunakun. Kung iniisip nyo na hanggang dito na lamang po yung ating moto adventure dito sa Rio ng Cagayan. Dahil narating na natin yung pinakadulong parte o pinakahilagang kalsada dito sa may Luzon, pwes nagkakamali po kayo dahil mula dito sa may Cagayan, babalik tayo papunta doon sa pinakamunisipalidad ng Gonzaga. At kinabukasan ay meron tayong aakyatin, may papakita ko sa inyo. Kaya samahan nyo pa rin ako dahil bukas ay may aakyatin tayong isang bulkan. Tara! Good morning mga kapo at ito na yung ating continuation ng ating adventure dito sa rehiyon ng Cagayan. Tapos dito tayo nag-overnight at nagpahinga sa Agbayani Lodge Inn. Tapos medyo maaga yung magiging call time natin, 5:30 na ngayon. Pero ang call time natin ay 6 o'clock kaya medyo maaga tayong nagising. Sir, salamat po! Sa mga nagbabalak na aakit din sa may Mount Kagwa, ay pwede nyo may consider itong... Ito yung pangalan ng kanilang lodge, MF Agbayani Lodge. So nasa gilid lang ito ng kalsada
at ng tulay. May tulay dito na maganda. So kailangan natin pumunta ng maaga dahil 6 o'clock yung jump off. Mula dito wala nang 5 minutes. So tara. Dahil sobrang aga, itong burgeran lang yung natatanging bukas sa mga oras na ito. Kaya umorder muna tayo ng egg sandwich para naman may laman yung chan natin bago tayo umakyat. Nang sa ganun ay may lakas tayo sa pag-akyat papunta sa crater ng vulkan. Pagkatapos ay agad na tayong pumunta sa meeting place natin sa mismong tourism office ng Gonzaga, Cagayan. Bayan ng Gonzaga, lalawigan ng Cagayan. Dito daw. Pagkatapos ay agad na tayong pumunta sa meeting place natin sa mismong tourism office ng Gonzaga. Dito maglalagin tayo. Ganito din yung gagawin nyo kapag tatangkain nyo ding akyatin itong Mount Kawa. Meron tayong ID list, tapos brochure. Susuotin ko po ito. Ah, okay. Tara, tara. Pa? Tara, tara. So mula dito sa may tourism office ng Gonzaga, ito sila yung magiging tour guide natin dito. Tapos all throughout ng pag-akyat natin, and meron tayo ditong, ayan, ito yung magiging ID list natin, susuotin natin to. Nag-register muna tayo dun sa may tourism, tapos susundan natin. So, tapos iiwan natin yung mga gamit natin dun sa pinaka barangay hall nila. Pagkarating natin sa barangay hall ng Santa Clara, agad nating iniwan yung ibang mga gamit natin dahil mula dito ay iaangkas ko na si Kuya Chris, yung magiging tour guide natin. Nga pala mabanggit ko, kung aakyat din kayo dito sa may Mount Kawa, ay mag-message muna kayo sa mismong Gonzaga Tourism. Magbibigay sila ng pre-registration link kung saan ilalagay nyo yung mga detalyo ng pag-akyat nyo. Hindi kasi pwedeng umakyat ng walk-in dito, tapos babayaran nyo lang through GCash yung 180 pesos na bayad sa mismong tour. As confirmation, magbabayad na lang kayo ng 500 pesos sa magiging tour guide nyo on the day ng pag-akyat nyo mismo. Wow, ayos pala yung mga madadaanan nyo dito. Tingnan nyo. All throughout hanggang doon sa may jump off daw ay sementado. Kita nyo naman yung dinadaanan natin. Hindi ko na iniwan yung helmet natin dahil nagkaroon naman tayo ng space sa ating top box. Kaya dinala na lang natin. Sayang din kasi na hindi ma-videoan tong kalsada papunta doon sa pinaka jump off. Wow, ganda ng ano. Ooh. Oh, dito tayo akyat. Wow. Wow. Ganda ko 'yan ang tanawin niyo dito. Ah, dito ba? Dito, dito. Yan. Wow. Buti nilagyan ng kalsada dito, kuya. Ayos ah, ang ganda oh. May kalsada na. Matinding ahon to. Umaakit kami ngayon. Ganda oh. Wow. Oh, may pinya naman dito. Iba-iba pala mga tinatanim dito, kuya. May mais, pinya. Ano pa? Palay, sir. Palay pa. Wow.
Ito na yung lokasyon ng pinaka-jump off natin papuntang Mount Kagwa. So dito na natin iiwan ang ating motor. Mag-umpisa tayo maglakad, 6:34, at kasama natin ang ating tour guide na si Kuya Chris. Si Kuya Chris, mga ilang oras to, Kuya, sa tingin mo? Mahigit isang oras, sir. Mahigit isang oras. Depende pa yan kung medyo mabagal tayo. So ito, putol na yung kalsada. So hanggang doon na lang yung mga sasakyan. Kung may dala kayong sasakyan o motor, doon nyo iiwan. Dito sa may Santa Clara Trail na binabaybay natin, nandito na yung Station 2. At sabi ni Kuya Chris, dito na magsisimula yung mga assault. Pagka ito dinaanan nila, anong pwede nilang expect dito? Medyo malilim dito, sir, papunta. So, ano Kuya Chris? Game? Game na, sir. Tara, medyo yun, medyo nagpapawis na ako. Morning exercise to. So, ipapakita ko lang sa inyo. Ito yung sinasabi ko sa inyong Station 2. Meron din kayo ditong upuan kung sakaling hingaling kayo. Dito ba sa trail ng Santa Clara, Kuya Chris, may mga water source yung mga aakyat kung sakali maubusan? Kapag dito sa trail, sir, wala, sir. Sa campsite na lang. Ibig sabihin, bago kayo umakyat dito sa trail na dinadaanan natin dito sa may Santa Clara, eh magbahon po kayo ng tubig dahil walang water source na madadaanan dito. So magsisimula ng akyatan natin. Ayan. Tan na to. Oh. Grabe to, ah. Kita nyo yan? Ayan, oh. Hahon. Hahon. Sipin mo, dumidilim yung paligid. Sa dami ng mga puno dito. Mula doon sa may baba kung saan tayo nag-umpisang umahon, ay malapit na tayo sa may Kubo 3. Ayan, pagliko na pagliko, nandyan na daw yung Station 3. Tapos, mag-iingat kayo dito sa may parte dahil ito na yung matatarik ng trail na dinadaanan natin. Bukod sa marami kayong mga dahon na pwedeng matapakan, ay maraming mga lumot dito. Kaya kailangan nyo mag-ingat dahil baka madulas kayo. Ang sarap ng hangin, no? Wow, ang lamig. Magalaw yung mga dahon sa dinadaanan natin. Ang hangin dito, oh. Ito na, Station 3 na. Tama nga si Kuya Chris na mas mahangin dito sa may Station 3. Ayan, oh. Ang hangin, tingnan nyo yung mga dahon. Yung kaluskos ng mga dahon dahil sa hangin. Tapos yung hangin, dito dumadaan sa mismong dinadaanan natin. Ayan, kaya nagkakaroon ng effect na presko yung dinadaanan. Grabe, sarap. Nakakadagdag ito sa lahat ng mga aakyat, itong mga hangin. Nakakapag-cool down to ng mga katawan, lalong-lalo na sa mga first time na aakyat sa mga ganitong klaseng trail. At ayan, narating na natin itong ating Station 3. Sa wakas. At ito na yung Station 3, oh. Pagkatapos yung pagdaanan, yung matinding ahon doon sa may ibaba hanggang dito sa may Station 3, eh siguradong mawawala yung pagod ninyo dahil makakapagpahinga kayo dito. May mga upuan, may lamesa, na kung saan pwede kayo magpahinga hanggat gusto nyo dahil tingnan nyo yung hangin, no? Tingnan nyo yung kumakaluskos ng mga dahon. Masarap, oh. Tingnan nyo yung mga dahon, no? Pagkalapas na pagkalapas nyo ng Station 3, konting ahon lang, patag na. O, di ba? Tulad ng sabi ko sa inyo, medyo patag na yung dinadaanan natin. Yun nga lang, may mga nagbabagsakang puno, katulad nito sa trail na dinadaanan natin. Naririnig nyo ba yung mga kaluskos ng hangin dito sa may mga dahon? Sarap! Ito, medyo matataas yung mga damo dito. Impact. Ah, ito na yun. Ito na yung parte ng trail na pakipot na ng pakipot at nagtataasa na rin yung mga halaman sa dinadaanan namin.
At ayan, pagkatapos nating daanan itong matataas na mga damo, e narating na natin itong Station 4 na tinatawag nilang Red Zone o Alimanawan Station 4. Kung yung Station 2 ay pinangalan nila sa isang uri ng puno at yung Station 3 ay isa sa mga uri ng ibon, dito naman sa Station 4 ay pinangalan nila sa isa sa mga uri ng bulate. At dito sa mismo Station 4, ayan, malapit lang makikita nyo at matatanaw nyo yung kubo kung saan pwede kayo magpahinga kung sakali napagod kayo mula Station 1 hanggang dito sa may Station 4. So pagkatapos natin magpahinga at magkonting water break dito sa may kubo, sa may Station 4, ibababa na tayo sa may campsite nila. Ito, pababa na to. Ayos din yung mga daanan. Halos pababa na lahat ng mga trail, pero may mga nagbagsakang puno dito. Tapos mga 10 minuto, eh nandun na tayo sa pinaka-camping area kung saan kung gusto nyo mag-overnight at ayaw nyo ng day hike, dun kayo matutulog. So mag-iingat kayo dahil hindi lang puro mga basang mga dahon, mga lumot at may mga nagbabagsakang mga puno din. So ilang minuto mula dun sa may Station 4, eh narating na agad natin itong camping area. Dito, meron kayo ditong pwedeng pagtuluyan, pwede kayo dito magpahinga. Tapos meron dito kayong palikuran kung sakaling tawagin kayo ng kalikasan, pakita natin yung CR nila dito. So ito naman yung CR nila dito, pakita natin. Kung sakaling, diba? Meron na din kayo ditong maayos na palikuran kung dito kayo matutulog. At mula dito sa may camping area ay maglalakad pa tayo ng 10 minuto papunta dun sa crater ng Mount Kagwa. So tara, umpisahan na natin to. Sa parte ng Santa Clara Trail, itong dinadaanan natin yung pinakatumatak sa akin dahil isang maling galaw lang ay pwede tayong mahulog sa bangin. Pero buti na lang may mga gabay na lubid na pwede nating hawakan. Ilang minuto lang ay sumilip na kaagad yung pake natin. Unti-unti na tayong papalapit sa pinaka-crater ng bulkan. Medyo madulas yung dinadaanan natin gawa ng putik, kaya di rin tayo pwede magpakampante dahil bangin din yung magkabilang gilid natin. Dito nagkaroon ako bigla ng lakas at excitement dahil ilang pihit na lang ay nasa crater na tayo. 5 minuto matapos natin malagpasan yung camping area kung saan pwede kayo magpahinga, eh nandito na tayo kung saan malapit na tayo sa pinaka-crater ng Bulkang Kawa or ng Mount Kagwa. Ito yung pagdadaanan nyo, dadaan tayo sa may gilid. Kailangan nyo mag-ingat dahil yung dinadaanan nyo ay madulas dahil may mga bato. Loose gravel po ito, mga kapo. Dito sa may unahan, bababa tayo konti. Lapit na natin marating yung pinaka-crater. Dito pa lamang mapapansin nyo na yung mga kulay puti at kulay dilaw ng mga bato na indikasyon na may lumalabas ditong sulfuric compound. At marami din ako nakikita dito mga butas-butas. At kailangan nyo mag-ingat dahil may mga butas dito na akala nyo matigas, eh malalambot katulad nito. Kaya meron nandito si Kuya Chris para gabayan tayo, siya yung nagiging tour guide natin. Dito, marami din kayo makikitang mga putik na akala mo'y matitigas, pero hindi po yan matitigas, kaya kailangan nyo mag-ingat. Dami mga butas-butas. Itong mismong nakikita nyo sa ating kaliwang parte, makikita mo nyo may mga butas-butas dahil medyo tag-init ngayon, kaya natuyo itong parte na to. Pero hindi tayo pwedeng umapak dito dahil, kuya, ano mangyayari? Lulubog, sir. Lulubog. Malambot yan, sir. Malambot. Ayan, makikita nyo naman. Tapos yung mga ganitong klase mga dilaw na makikita nyo na malapit sa pinaka-crater ng Bulkang Kawa, mainit daw, sabi ni Kuya. Pagkalipas ng mahabang biyahe mula sa may Tugigaraw City, dumaan tayo sa may Parikagayan at pinakita ko sa inyo yung pinakadulong kalsada sa pinakahilagang parte ng Luzon. Eh narito na tayo sa pinaka-crater ng isa sa pinaka-aktibong bulkan dito sa rehiyon ng Cagayan. Eto na, yung nakikita nyo pong yan na kumukulo
Eh ito po yung pinaka-crater ng bulkan. Lapit tayo ng konti pa dahil itong mismong kinatatayuan natin, itong kumukulo ay yung pinaka-crater ng bulkan. At hindi lang po ito basta-basta crater dahil itong kinatatayuan natin ay isang aktibong bulkan sa Pilipinas. Sa katunayan nga, ito yung isa sa pinaka-aktibong bulkan dito sa rehiyon ng Cagayan. Matatagpuan itong Mount Kawa sa bayan ng Gonzaga, lalawigan ng Cagayan. Isa itong active stratovolcano at nagtala ito ng dalawang pagsabog sa buong kasaysayan ng Sandaigdig. Nabuo itong bulkan dahil sa phreatic explosion. Sa tuloy-tuloy na pagsabog, milyong-milyong taon na ang nakakaraan. Ang crater ng bulkan ay may diameter na 1.5 kilometers at tinatawag din nila itong Mountain of Fire. May dalawang crater itong Mount Kawa, pero itong crater na to ang may kumukulong mainit na tubig. Ang kumukulong tubig sa crater ay umaabot daw na hanggang 100 degrees Celsius, kaya bawal na bawal itong hawakan. Kung hindi po ako nagkakamali, dalawang beses pa lang naitala sa kasaysayan ng sanlibutan ang pagputok ng mismong bulkan na nasa likod na natin. Hindi po ito basta-basta bulkan, hindi po ito natutulog dahil ito po ay isang aktibong bulkan. Grabe, hindi ko inaasahan na mararating natin ito sa pamamagitan lang ng ating pagmumotorsiklo. Pwede nyo po itong puntahan sa pamamagitan ng pakikipag-coordinate sa LGU ng Gonzaga, Cagayan. May bayad lang po kayo ng 180 pesos para sa registration. Tapos magbabayad lang po kayo ng 500 pesos sa tour guide nyo. Ayan, yung kasama natin si Kuya Chris. At kung kailangan nyo ng porter o yung magdadala ng inyong mga gamit packet dito sa Mount Kagwa, ay magbabayad din kayo ng 500 pesos. Dahil hindi na natin kailangan magtagal pa at pinakita ko sa inyo itong napakagandang bulkan. At hindi lang po ito basta bulkan, uulitin ko po. Ito po ay isang aktibong bulkan. Ang huling pagputok po nito ay noong 1907 pa. Mahigit 100 taon na mula nung sumabog itong bulkan na nasa likuran natin. At mula doon sa may baba, pwede rin pala kayong umakyat hanggang dito sa pinaka-kinalalagyan natin kung saan mas makikita nyo. Ito, ayan o, tingnan nyo to. Kaya dito, mas makikita nyo yung kabuuan ng pinaka-crater ng vulkan. Lahat ng nakikita nyo dito ay kulay puti. Tapos mula din dito sa may taas, makikita nyo yung pangalawang crater doon sa may taas ng bundok. Pero dito nyo makikita yung mga kumukulong tubig na kung saan ito talaga yung mga pinupuntahan ng mga trekking. Tapos pwede kayong umakyat din sa pinaka-summit doon sa may itaas. Dito rin kayo dadaan. Tapos kung gusto nyo naman puntahan yung pangalawang crater, nandun. Pero ito yung pinakamalaking crater dito sa may Mount Kawa. Naway na aliw kayo sa ating ginawang adventure patungo dito sa pinaka-crater ng Mount Kawa. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at asahan nyo mas madami pa tayong pupuntahang nakakamanghang lugar dito sa Pilipinas.